Mukhang kailangan niya ngayon ang mga gamit na ito. May kinuha din itong punyal at pagkatapos lumabas ang albularyo at pumunta doon sa ilalim ng kanyang bahay at itinarak doon ang punyal habang nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, ibinaon din niya doon ang mga tangkay ng sanga na nakuha din niya sa kanyang baol. Habang itong si Basilio, nakamasid lamang ito sa ginawa ng albularyo na sa pagkakataong yon, nagtatago ito doon sa damuhan habang nag-anyong puno ng saging. Naramdaman din ni Basilio ang lakas na pangharang ng albularyo at ang mga karga nito. Pero naitanim na ni Basilio ang mga buto ng kahoy ng amatsilis. Ito ang magiging bantay niya sa lahat ng mga kilos at galaw ng matanda. Ang plano ngayon ni Basilio, susubukan niya ang mga kakayahan ng albularyo. Matapos ang ginawa ni Tatay Iko sa ilalim ng kanyang bahay, muling pumasok ito sa loob at may mga inilagay ito na mga panguntra sa bintana doon sa kwarto ng dalawang nagpagamot sa kanya at inutusan agad ang alalay na si Sano na kumuha ito ng ilang halaman ng antunga, isang halaman na panguntra rin sa mga masasamang espiritu at kapangyarihan sa kadiliman. Ang amoy ng halaman na ito ay hindi gugustuhin na maamoy ng sinumang may taglay na kakayahan sa kaliwa. Itong si Sano ang inutusan ni Tatay Iko dahil hindi niya pwedeng iwan ang dalawang may sakit. Ramdam niya kasi ang malakas na pwersa sa paligid ng mambabarang. Nang makita ni Basilio na lumabas itong si Sano, nakaisip na agad ng paraan ang mambabarang. Mabilis itong nagpalit sa anyong ibon at sinundan ang alalay ng albularyo hanggang sa makarating doon sa mga kakahuyan. Itong si Sano may dala din itong armas na isang punyal na gawa sa buntot pagi ang hawakan at sa bulalakaw naman ang dulo. Mabisa ito laban sa mga kampo ng kadiliman. Kailangan na may dala itong armas dahil umaaligid sa kanila ang kalaban. Ilang sandali pa, biglang nakaramdam ng pagkahilo itong si Sano nang maamoy nito ang kakaibang baho sa paligid. Nagtataka ito at hinahanap ang pinagmulan ng mabahong amoy. Sumasakit na ang kanyang magkabilang sentido at parang mawawala na ito ng malay. Kinuha nitong si Sano ang dalang bote ng langis para inumin. Pero biglang may isang nilalang ang humablot nito galing sa kanyang kamay hanggang sa bumagsak na itong si Sano ng tuluyan. Ikinarga agad nitong si Basilio ang mga malalakas na taglay at nag-uusal na ito ng mataas na uri ng dagdag pangbakod at pangharang. Ilang sandaling lumipas, nakabalik na itong si Sano at ibinigay agad kay Tatay Iko ang mga nakuhang halaman ng antunga. Ilang sandali pa, may mga ginawa na itong orasyon at pagkatapos, lumabas ang albularyo ng kanyang bahay at may mga inilagay sa buong paligid. Habang itong si Sano, mabilis itong pumasok ng kwarto nila ni Bugoy
at Marvin. Pinalabas ang dalawang babaeng pinsan ng mga ito at may ginawa na ito doon sa dalawang lalaking nakahiga. 5 minuto natapos na din nitong si Sano ang mga ginagawa doon sa loob ng kwarto. Ilang sandaling lumipas pa nang makapasok na sa loob ng bahay itong si Tatay Iko. Nagtataka ito kung bakit nasa labas ng kwarto ang dalawang babae. Tanong agad ng matanda, "Bakit nasa labas kayo ng kwarto? Di ba dapat binabantayan ninyo ang inyong mga pinsan?" Ang sagot naman ng isa, "Utos po ni Sano, Tatay Iko. May gagawin daw siya doon at magpapausok daw ng mga insinso." Nagtataka si Tatay Iko dahil hindi pa ito ang oras para magpausok ng mga insinso. Kaya pumasok na ito agad doon sa loob ng kwarto at nakita niya doon sa tapat ng bintana ang isang lalaki habang nakatitig ito sa kanya. Sabi nitong si Basilio, "Nahuli ka na, tanda. Hindi mo na mailigtas ang dalawang yan. Gusto mo akong kalabanin, puntahan mo ako sa bukirin ng Kandilerya." Agad na kinuha ni Tatay Iko ang isang buti ng langis at itinapon niya ang laman nito kay Basilio. Biglang humiyaw ang barangan ng napakalakas at parang nasasaktan. Pero sandali lamang yon dahil bigla na naman itong humalakak ng napakalakas. At ang sabi ni Basilio, "Sa akala mo ba masasaktan mo ako sa walang silbing langis na yan, matanda?" At mabilis na tumalon ito sa bintana. Pagkatapos, mabilis na itong nagpalit ng anyo sa pagiging anyong malaking aso at tumakbo na ito pasuot doon sa mga kakahuyan. Naiwang napatulala itong si Tatay Iko at agad na pumasok sa isip nito na ang nakapasok sa kanyang bahay ay hindi ang tunay na Sano ang alalay niya. Nagawa ng barangan na kopyahin ang hitsura nito at ngayon napagtanto na ni Tatay Iko na sobrang lakas ng taglay na kakayahan at kapangyarihan ng kanyang kalaban, na pati ang kanyang mga panguntra at mga gamit ay walang silbi nito. At hindi nga niya napansin kanina na ang barangan na pala ang nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Nang tingnan nito ang dalawang nakahiga sa kama, mabilis na nilapitan ito ng albularyo. Nakita niyang nangingitim na ang isa sa mga ito, kaya agad na tinawag niya ang mga pinsan ng mga ito na nasa labas. Kailangan na maagapan niya ang dalawang ito. May ginawa agad na mga orasyon itong si Tatay Iko at mga ritual. May mga katas ng iba't ibang halaman ang kanyang kinuha, pinainom at ipinahid ang mga ito kay Bugoy at Marvin. Ang isa pa sa kanyang iniisip, ang kanyang alalay na si Sano. Baka kung ano na ang nangyayari nito. Iniwan ito saglit ang dalawang lalaki at pumunta na ito doon sa kakahuyan. At doon nakita ng albularyo ang walang malay na si Sano. Agad na pinaamoy ng matanda sa dalang maliit na buti, at nang bumalik na ang malay nitong si Sano, takang-taka ito kung ano ang nangyayari sa kanya. Sabi ng albularyo, "Naisahan tayo ng kalaban. Tara na, bumalik na tayo sa bahay." At makalipas ang ilang minuto nang makabalik na
ang dalawa doon. Naabutan nila na umiiyak na ang dalawang babae. Lumapit kagad itong si Tatay Iko at napagtanto niya na patay na nga itong si Bugoy at itong si Marvin. Nag-agaw buhay na ito. Napaluha na lang itong si Tatay Iko. Hindi niya naisalba ang buhay ng isa sa nagpagamot sa kanya dahil sa kanyang kapabayaan. Hindi niya nagawang mapansin ang pagpasok ng kalaban sa kanyang bahay. At sa pagkakataong ito, natalo ng barangan itong si Tatay Iko. Naalala din niya ang tungkol sa paghamon ng barangan sa kanya na puntahan ang bukid ng Kandelaria. Pero nakaramdam na ng takot itong si Tatay Iko dahil sa nakita niyang mga kakayahan ng barangan. Mukhang mahihirapan siya na kalabanin ito. Ang magagawa lamang niya ngayon, sikapin na mailigtas itong si Marvin. Sa kabilang banda, itong si Basilio, pagdating ito sa kanyang kubo, agad na nag-uusal na naman ito ng dasal para sa kanyang mga karga at kakayahan. Nang mabalitaan na naman ang nangyari kay Tatay Iko doon sa kanilang lugar, kinikilabutan na ang mga ito sa napabalitang barangan. Lalong nagalit din ang angkan nitong si Ruwa dahil isa na naman sa miyembro ng kanilang pamilya ang namatay. Kumalat na ang balita sa buong lugar ng Kandelaria at pati na sa mga kalapit na lungsod. Hanggang sa umabot na ito sa kaalaman ng isang grupo na ang layunin, puksain ang lahat ng mga kampon ng kadiliman. Nagpupulong agad ang mga ito at plano nila na puntahan ang lugar ng Kandelaria. Nasa anim ang bilang ng mga ito na binubuo ng mga antinggero at sanay na sa mga labanan. Makalipas ang dalawang araw, nasa lugar na ng Kandelaria ang mga ito at nagsimula ng mag-iimbestiga. Pumunta na din ang mga ito sa bahay ni Tatay Iko. Agad na naramdaman ng matandang albularyo ang lakas ng mga karga ng anim. Ilang sandali pa, nagtanong-tanong na ang mga ito tungkol sa nakalaban na barangan ng matanda. Sinabi na din ni Tatay Iko ang kanyang karanasan kay Basilio. At sinabi din ito kung saan ito pwedeng matagpuan. Doon sa bukirin ng Kandelaria, doon nakatira ang barangan na yon. Pero hindi ko alam ang insaktong kinaroroonan nito. At ilang sandali pa, nagpaalam na ang mga ito sa albularyo. At sa hapon na yon, sinimulan agad ng mga ito ang pagpunta doon sa bukirin ng Kandelaria. Habang sinusuot nila ang kagubatan, gumagawa na ang mga ito ng mga orasyon at mga ritual para matagpuan ang kinaroroonan nitong si Basilio. May mga hawak na mga armas ang mga ito na ginawa lamang para sa mga kampon ng kadiliman. Bukod pa sa mga hawak na armas, may mga taglay din na mga agimat ang anim na ito. Pagabi na at nagsimulang dumilim na ang buong paligid ng kagubatan. Pero sanay na ang mga ito sa mga katulad nitong pagkakataon. Iilan na din ang kanilang mga nagawang misyon na napagtagumpayan. Iilan na din na mga aswang, kampo ng Diablo, mga barangan, at kahit na mga malalakas na engkanto
ay wala silang pinalagpas. Ang pinuno ng grupong ito ay itong si Tatay Tiboy, dating albularyo at nang mapatay ang anak dahil sa isang mambabarang. Dito na nito binuo ang grupo na tinatawag na Anino ng Kamatayan. Ang trabaho nila, bawat mabalitaan na mga kampon ng kadiliman na maghasip ng lagim at mga barangan na gumagawa ng masama, iniligpit nila ang mga ito. Handa din sila sa mga lakad na tulad na ganito, lalo na sa mga kagubatan. May dalang mga tent ang grupo nila. At sa gabing yun, nagpakawala na ng ilang engkanto itong si Tatay Tiboy para tulungan sila na hanapin ang kinaroroonan ng barangan. Ang kanyang kanang kamay naman, itong si Almar, may mga inutusan din itong mga lamang lupa para tulungan ang mga kaibigang engkanto ni Tatay Tiboy. At naglatag muna ang mga ito ng mahigaan doon sa gitna ng kagubatan para hintayin ang mga inutusan nila na makabalik. Gumawa na sila ng mga mataas na uri ng pambakod at pangharang dahil ramdam din nila ang mga presensya ng engkanto sa kanilang kapaligiran. Habang itong si Basilio, nasanay na ito na doon matutulog sa ginawa nitong lantay sa labas ng kanyang bahay. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin, kaya mahimbing na natutulog itong si Basilio hanggang sa biglang nag-iingay ang mga paniki na nasa itaas ng puno ng kahoy ng dakit at ang mga alitaptap na nanodoon. Nagsiliparan din ang mga ito na parang sumasayaw. Hanggang sa magising ng tuluyan itong si Basilio nang mag-init ang kanyang kwintas. Tumayo itong bigla at tiningnan ang mga nag-iingay na mga paniki at ang mga nagkagulong mga alitaptap. Binabasa din niya ang bawat galaw ng hangin at mga ulap. Ilang sandali pa, may kinuha itong mga pulbo at ipinahid sa kanyang magkabilang sentido. At pagkatapos, dumapa ito sa lupa na parang may pinakinggan doon itong si Basilio. Umabot din ng 5 minuto bago ito nag-angat ng mukha. Agad na namumula ang mga mata ng barangan. Alam na niya na may panganib na paparating, pero hindi pa niya alam kung saan ang mga ito at anong uring mga nilalang. Mabilis na pumasok ito sa loob ng kubo at may kinuha itong mga buto ng punong kahoy. At pagkatapos, binuksan na din ito ang 3 maliliit na garapon at nagsilabasan doon ang mga maliliit na anino. Kinuha din ng barangan ang isang bunsay na maliit na punong dakit. Ipinatong ito ni Basilio sa kanyang altar at may mga inilagay ito doon na mga maliliit na kalansay. Dinasalan agad ito ni Basilio at pagkatapos, lumabas na ito ng kubo habang may daladalang matutulis na bagay na kurting paikot. Ito ang tinatawag na garab. Pagkalabas ni Basilio, agad itong lumibot sa kanyang kubo at inilagay doon ang mga buto ng kahoy. May kinuha din itong punyal at pagkatapos, itinarak ito sa pinakagitna na bahagi ng kanyang kubo. Ilang sandali pa, naglalakad na ito papunta doon sa puno ng dakit at tinawag na nito ang kaibigang agta. Ilang minuto din
na nag-uusap ang mga ito. At pagkatapos, humigang muli ang barangan sa kanyang higaang lantay. Pero hindi na ito natutulog pa. Nakikiramdam lamang ito sa buong paligid. Patuloy din ang pag-iingay ng mga paniki na lumipad-lipad sa paligid ng punong dakit at ang pagliliparan ng mga alitatap. Sa kabilang banda naman, makalipas ang ilang oras, biglang napatayo itong si Tatay Tiboy. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi nang dumating na ang mga inutusan nitong mga engkanto. Pati itong si Almar, mabilis na lumapit ito sa kanilang kinikilalang pinuno. Sabi agad ng antinggero, "Tatay Tiboy, ano na ngayon ang balak mo? Susubukan muna natin na manmanan ang kinaroroonan ng barangan. Almar, Kiko, sumama muna kayo sa akin." At ilang sandali, umalis na ang tatlo at papunta na sa kabilang bahagi ng Kakahuyan kung saan nandoon ang tirahan ni Basilio. Naiiwan naman doon sa kanilang tent ang tatlo pa nitong kasamahan. Habang binabaybay ng tatlo ang mga Kakahuyan, nagkarga na ang mga ito ng mga matataas na uri ng pambakod at mga orasyon na sa bulag. Habang papalapit sila doon sa lugar, ramdam ni Tatay Tiboy ang pagbukal ng kanyang dalang langis at tumatagas na ito sa maliit na bote. Ang ibig sabihin nito, sobrang lakas ng karga ang nasa paligid. Tumigil na ang mga ito sa paglalakad dahil sa kanilang kinatatayuan. Kita na ng tatlo ang isang napakalaking puno ng dakit na napapalibutan ng mga nagliliwanag na alitaptap. At kita din nila ang mga nagsisiliparan na mga paniki doon sa paligid. Sabi ni Tatay Tiboy kay Kiko na maiiwan muna ito sa kinatatayuan nila at sila na muna ni Almar ang lalapit pa doon sa lugar. At ilang sandali pa, naglalakad na itong sina Tatay Tiboy at Almar. Bumuka-buka na din ang bibig nitong si Tatay Tiboy. Nag-uusal na ito ng karagdagang orasyon na pangharang. Ilang sandali pa nang makalapit na sila, nakita na ng dalawa ang isang maliit na kubo at ang nakapagtataka, may isang malakas na pwersa na tumutulak sa kanila palayo doon sa lugar. At ang hindi nila alam, may isang nilalang ang nakamasid sa kanilang kinaroroonan. Nakapatong ito sa isang kahoy na nasa paligid. Si Basilio na nag-anyong isang malaking ibon. Nagmamatsyag ito sa tatlong bisita doon sa lugar. Habang sinipat-sipat ni Tatay Tiboy ang buong paligid, nakaramdam na din ito ng mga pwersa galing sa mga engkanto at iba pang mga nilalang na lamang lupa na nakapalibot doon sa may kubo. May kinuhang mga pulbo ang matanda at ipinahid ito sa kanyang mga mata habang nag-usal ng mga orasyon. At pagkatapos, nakita na niya ang napakaraming mga engkanto ang nakapalibot sa kubo ng barangan. Ilang sandali pa, nagmanman ang dalawa doon. At pagkatapos, dumura-dura itong si Tatay Tiboy at tuluyan na silang umalis doon sa Kakahuyan. Bumalik agad ang mga ito sa kanilang ginawang tent at sabi ni Tatay Tiboy na ngayon na
ang tamang pagkakataon para atakihin na nila ang barangan. Kailangan din nilang tawagin ang mga kaibigang engkanto dahil marami silang nasipat na mga engkanto doon sa palibot ng bahay ng barangan. Kaya makalipas lamang ang ilang sandali, naglalakad na ang anim papunta doon sa bahay ni Basilio. Nang marating na nila ang lugar, agad na sabi ni Tatay Tiboy na sila muna ang papasok doon sa paligid ng kubo, silang dalawa ni Almar. Gusto din ni Tatay Tiboy na kausapin muna ang barangan. Ramdam din nila agad ang sobrang lakas ng pwersa sa paligid at pati na ang pwersang tumutulak sa kanila palayo. Dahan-dahan na naglalakad sina Tatay Tiboy at Almar papunta sa kubo ni Basilio, habang ang apat naman nasa kakahuyan ang mga ito at kasalukuyang gumagawa ng mga ritual para palabasin na din ang mga kaibigang engkanto. Habang papalapit din sina Tatay Tiboy at itong si Almar, bumuga-buga ang matanda sa paligid hanggang sa napatigil na ang mga ito sa paglalakad dahil nakaramdam sila ng sobrang init sa katawan na parang mapapasok na ang kanilang mga balat. Kaya umatras ng kunti ang dalawa at pagkatapos, tinawag na ng matandang albularyo ang barangan. May kinuha din na mga buti ng langis ang dalawa at ipinahid ang mga ito sa kanilang noo at magkabilang sentido, pati na sa pulso, sa liig at kamay. Matapos na gawin yon nila ni Tatay Tiboy, nawala na ang naramdamang sobrang init ng katawan. Lumabas ka sa pinagtataguan mo, barangan. Gusto muna kitang kausapin bago kita patayin, ang sabi ni Tatay Tiboy. At ilang sandali, napaatras ang dalawa dahil biglang gumalaw ang lupa at iniluwa doon ang isang tao sa kanilang harapan, si Basilio. Humanda kagad ang dalawa at ilang sandali pa, sabi ng barangan sa kanila. Sino ang may sabing nagtatago ako at gusto niyo akong patayin? Baka pagsisihan mo, tanda, ang mga pinagsasabi mo. Pero mabilis na inatake ito ni Almar. Hawak ang isang latigo ng anting giro na may mga nakapalibot na mga tinik. Inihampas agad ito sa kaharap nila na si Basilio. Agad itong natumba at narinig nila ang pumainlang na halakak ng barangan sa buong paligid. At ang taong kaharap nila, pagbagsak nito sa lupa, nagiging putol ito ng puno ng saging. Huminahon ka muna, Almar. Hindi basta-basta ang kalaban natin ngayon. Malakas ang isang ito. Sobrang napakalakas, ang sabi ni Tatay Tiboy. Muling nagsalita itong si Basilio. Umalis na kayo sa lugar na ito kung ayaw ninyong mamatay. Pinakinggan lang ito ni Tatay Tiboy habang inaalam ang kinaroroonan ng barangan, habang nag-usal din ito ng mga orasyon, hanggang sa makita niya itong si Basilio sa itaas ng puno ng dakit. Lumingon ito sa kanyang mga kasamahan na apat doon sa kakahuyan at humudyat na ito ng pag-atake. Sabi ng matanda kay Almar, "Almar,
nasa itaas ng puno ng dakit ang barangan. Humanda ka na. Atakihin na natin ito. At umihip at bumuga sa hangin itong si Tatay Tiboy. At pagkatapos, itinurong bigla itong si Basilio na nasa itaas ng puno ng dakit. Sa ginawa ni Tatay Tiboy, hindi ito inasahan ni Basilio. Ang buong akala niya, hindi kaya ng mga kalaban na malaman ang kanyang kinaroroonan at mawasak ang kanyang ginawang orasyon na sa bulag. Ibig sabihin, malakas ang kakayahan ng matandang ito. Nahulog si Basilio sa puno at ramdam niya na parang mawawala na siya ng malay. Pero nang dumura na rin ito at ipinahid sa kanyang sentido, muling bumalik ang kanyang tamang wisyo at umikot agad ito pabagsak sa lupa. Nakita niyang mabilis nang tumakbo ang dalawa papunta sa kanya. Habang doon sa mga kakahuyan, agad din niyang nakita ang apat pang mga katao. Mabibilis na tumatakbo na din ang mga ito papunta sa kanyang kinaroroonan. Sa isang sigaw ni Basilio, sa isang banyagang salita, agad na nagpakita ang kanyang mga kaibigang Engkanto doon sa paligid at hinaharangan ng mga ito ang mga papasugod na mga kalaban. Pero ganun din ang nangyari sa kabilang panig. Lumabas na din ang mga kaibigang Engkanto ng mga ito at inatake na ang mga Engkantong kakampi ni Basilio. Nagbakbakan agad ang mga kapwa Engkanto habang itong si Tatay Tiboy may mga ginawa itong orasyon at nang pumadyak ito sa lupa ng tatlong bisis, bumulagta agad ang ilan sa mga Engkanto sa paligid na kakampi ni Basilio. Nagulat ang barangan sa isang iglap, namatay agad ang ilan sa kanyang mga kaibigang Engkanto. Dumapa na din sa lupa itong si Basilio at may mga binubulong-bulong ito sa lupa. At ilang sandali lamang, biglang nilamon ng lupa ang ilan din sa mga Engkanto na kalaban ni Basilio. Pero papalapit na sa kanya itong si Tatay Tiboy at itong si Almar, habang ang apat na mga kasamahan ng dalawa abala na sa pakikipaglaban sa mga Engkanto na kasamahan ni Basilio. Ang balak nila ni Tatay Tiboy, hulihin ang barangan. Kaya nag-usal na ito agad ng mga orasyon na panggapos, habang itong si Almar na nakasunod, hawak ang isang maliit na banga at ang isang patpat ng jablo. Nang makalapit na itong si Tatay Tiboy, ibinato agad kay Basilio ang orasyon na panggapos. Pero biglang lumuhod itong si Basilio, nakadipa ang dalawang kamay at sumigaw ng tatlong banyagang salita. Napatigil si Tatay Tiboy nang makita ang isang kulay itim na bagay na mabilis na umiikot sa kinaroroonan nitong si Basilio. At ramdam nila ang sobrang lakas ng puwersa nito. Kaya sabi ni Tatay Tiboy, "Almar, gamitin natin ang mga orasyon na pangwasak." At sabay nang nag-uusal ang dalawa. Habang itong si Basilio, ilang sandali pa, biglang umigpaw ito at nawala sa harapan ng dalawang kalaban. Kaya napatigil sa pag-uusal ang mga ito dahil naramdaman nila ang biglang pagpulupot ng mga baging
galing sa punong dakit sa kanilang mga katawan. Maagap naman ang dalawa at naputol nila agad ang mga ito sa hawak ng mga punyal. At ilang sandali pa, nakita nila ni Tatay Tiboy at Almar ang napakaraming mga bangkay at mga kalansay ang nasa paligid at may hawak na mga espada ang mga ito at papasugod na sa kanilang anim. Ilang sandali lamang, inatake na sila ng mga ito. Pinagtatagpas at pinagtataga ang grupo ni Tatay Tiboy. Kaya napatakbo pabalik doon sa apat na kasamahan sina Tatay Tiboy at ang kanyang kanang kamay na si Almar. Sa isip ng mga ito, mukhang may kakayahan din ang barangan na ito sa kaalaman sa Diablo. Kailangan muna nilang magsama-sama dahil sobrang dami ng mga nilalang na papasugod sa kanila. At nakipaglaban agad ang mga ito sa mga kalansay na may hawak na mga espada. May mga ginagawang orasyon din itong si Tatay Tiboy. At pagkatapos, muli itong pumadyak sa lupa ng tatlong bisis. Pero maagap na nagawan ng orasyon na pangwasak ito ni Basilio. Pumadyak din sa lupa ang barangan ng tatlong bisis. At pagkatapos, sambit ng sambit ito ng mga banyagang salita. Gulat na gulat itong si Tatay Tiboy nang hindi umipikto ang kanyang ginawang malakas na orasyon at napatitig ito kay Basilio. Sa maraming taon na nakikipaglaban ang grupo nila, ngayon pa sila nakaharap ng ganito kalakas na kalaban. Anim na sila sa pagkakataong ito at may hawak pang malalakas na mga karga. Pero nahihirapan sila sa barangan na ito. Hanggang sa lumipas pa ang ilang minuto, unti-unting tinapos nila ang mga umaataking mga kalansay at muling tumakbo itong si Tatay Tiboy at Almar papunta kay Basilio. Nag-usal muli ng panggapos ang matanda. Kailangan na mahuli na nila agad ang barangan bago pa makalapit ang mga ito kay Basilio. Umihip ang napakalakas na hangin doon sa paligid. Inilipad na ang mga patay na dahon at ang mga maliliit na sanga. At napakapit na din sa mga ugat ng puno ng kahoy ang grupo nila ni Tatay Tiboy, hanggang sa magsilabasan sa buong paligid ang napakaraming ugat ng puno at papunta ang lahat ng mga ito sa kinaroroonan ng anim. Nag-usal na sila ng mga matataas na uri ng mga orasyon na pangwasak. Pero nang matapos nila ang ginawang orasyon, patuloy pa rin ang mga ugat ng puno sa pag-atake sa kanila, hanggang sa pinaghampas na ang anim sa mga ito, pati ang mga sanga ng kahoy. Inabot na din sila ng mga hampas. At habang abala ang anim sa pag-ilag at paggawa ng mga orasyon, biglang umibis itong si Basilio. Hindi na napansin ni Tatay Tiboy na nasa kanyang likuran na ito. Pinitik ng mambabarang ang sentido ng matanda at nang makaramdam ito ng pagkahilo, hinablot ito ni Basilio papunta doon sa kakahuyan. Huli na nang mapansin ang mga ito ng kanyang mga kasamahan, at kahit na gusto pa itong tulungan, wala na din silang magagawa pa. Lalong nagiging agresibo ang mga ugat ng puno ng kahoy.
ang kakayahan na ito ni Basilio nang galing sa kanyang alagang bunsay ng dakit. Pagdating nila doon sa kakahuyan, nag-uusal na rin agad ng mga orasyon itong si Tatay Tiboy. Pero hindi pa niya ito natapos. May mga nagsiliparan ng mga insekto sa kanyang paligid. Mabilis na kinuha ng barangan ang isang maliit na punyal at itinarak ito sa anino ni Tatay Tiboy. Biglang naramdaman ng matanda na hindi na niya kayang maigalaw pa ang kanyang buong katawan. Kahit ang kanyang bibig, hindi niya ito kayang maibuka. Nakadilat ang kanyang mga mata habang pinapanood ang paglapit ng mga insekto. Sabi ni Basilio na sa pagkakataong yun, nasa harapan na ni Tatay Tiboy. Hindi ako masama. Huwag niyo akong pilitin na dalhin kayo sa impyerno. Sumigaw ng tatlong banyagang salita itong si Basilio at dito na nawala ng malay itong si Tatay Tiboy nang hilahin ito ng mga ugat ng puno pati ang lima pang mga kasamahan. Nagsigawa na din ang mga ito nang hilahin ang mga ito ng mga ugat ng puno sa paligid ng kubo hanggang sa makalipas ang ilang minuto. Tumahimik na ang buong kapaligiran. Makikita mo sa paligid ang mga bali-bali na mga malilit na puno ng kahoy at ang mga sanga, pati ang mga natuklap na mga lupa sa paligid. Nakaramdam na din ng panghihina at pagod itong si Basilio. Sobrang nagamit niya ang kanyang buong lakas. Pumasok agad ito sa kanyang kubo, kinuha ang kabibi at ipinahid sa kanyang buong katawan ang langis na nasa loob nito. Ilang sandali lamang, naramdaman niya na bumuti agad ang kanyang kalagayan. Habang doon, sa gilid ng ilog, nando doon ang grupo ni Tatay Tiboy. Walang mga malay ang mga ito at nakabitin sa mga baging patiwari. Lumipas pa ang ilang oras, umaga na nang magising ang grupo nila ni Tatay Tiboy. Nagtutulungan agad ang anim para makababa ng puno ng kahoy. Nawala na din sa kanilang katawan ang mga taglay ng mga karga at mga medalyon, pati ang mga kwintas ng mga ito. Nanlulumo itong si Tatay Tiboy, pero hindi dapat na paghinaan ng loob. Kailangan siya ng kanyang mga kasama at kailangan na ipagpatuloy nila ang kanilang adhikain. Sabi ni Tatay Tiboy, maswerte tayo at binuhay pa tayo ng mambabarang. Umalis na tayo sa lugar na ito. Almar, isama mo sila sa pag-alis. Babalikan ko ang tirahan ng mambabarang. Kaya napatitig sa matanda ang kanyang mga kasamahan, lalo na itong si Almar. Tatay Tiboy, bakit mo babalikan ang barangan? Baka ikakapahamak mo pa ito. Hindi nga natin kaya na anim tayo. Ngayon pa, nalag-iisa ka. Ang sagot naman ni Tatay Tiboy, huwag niyo akong alalahanin, Almar. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko nalalabanan pa ang taong yon. Dahil kahit na ano pa ang gagawin ko, wala akong kalaban-laban sa kanya. Kakausapin ko lamang ang baranga na yon. At ilang sandali pa, naglalakad na ang matanda paakyat doon sa bundok ng Kandilarya. Naiwan naman ang mga kasamahan nito na napatitig na lang kay Tatay Tiboy. Ilang sandali, umalis na din sila
doon sa lugar at bumalik na sa kabilang bahagi ng lungsod. Habang itong si Tatay Tiboy, makalipas ang ilang oras, narating na din ng matanda ang kubo ni Basilio. Tahimik ang buong paligid. Malinis na din ang buong paligid ng kubo. Pero ramdam pa rin niya ang lakas na puwersa na tumutulak sa kanya palayo doon sa lugar. Ilang sandali pa, unti-unting lumalakas na ang ihip ng hangin. Sabi ni Tatay Tiboy, "Hindi ako pumarito para makipaglaban sa iyo. Gusto lang kitang kausapin." At ilang sandali nga, lumabas ng kubo ang barangan at lumapit ito sa matandang albularyo. Nang makalapit na si Basilio, sabi agad ng matanda, "Tanggap ko na ang aking pagkatalo. Ngayon, nabatid ko na hindi ka masama. Kakaiba ang taglay mong lakas. Kung gugustuhin mo, sumama ka sa aming grupo. Malaki ang maitulong mo para masugpo ang mga kasamaan." Tanging sagot nitong si Basilio, "Umalis ka na. Pinili ko ang buhay na tahimik." At tumalikod na ito pabalik sa kanyang kubo. Ilang sandali, nakatitig ang matanda sa papalayong si Basilio. Makalipas ang ilang minuto, umalis na din ito doon sa lugar. Kinabukasan, nagpasyang umalis na doon itong si Basilio. Marami na ang nakakalam sa kanyang tirahan. Ayaw na niya ng gulo. Ayaw na niyang makapatay pa. Dala ang kanyang mga kagamitan. Bumaba ito sa kabilang bahagi ng patag at sumama na din sa kanya ang kanyang kaibigang agta sa puno ng dakit. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, narating na din niya ang patag. Doon sa gilid ng ilog, nagtayo ng maliit na kubo itong si Basilio. Sa tingin niya, malayo na siya sa gulo, sa lugar na ito. Ang iniisip na lamang niya ngayon, ang bahay ng kanyang lula Kunsing na naiwan doon sa patag ng lugar ng Candelaria. Plano ni Basilio, dadalawin na lang isang bisis sa isang buwan ang bahay ng kanyang lula Kunsing doon sa patag ng lugar ng Candelaria. Ang kanyang kaibigang agta, tumira din ito doon sa punong kahoy ng nara na nasa tabi ng kanyang kubo. Normal na ang kanyang buhay. Wala na siyang inaalala na baka may pupunta na naman sa kanyang lugar para subukan ang kanyang mga kaalaman at kakayahan. Lumipas ang mga araw, may bisita itong si Basilio, isang matanda at isang binata. Nagpakilala ang mga ito na sina Tatay Jose at ang anak na si Monte. Ito ang nagmamay-ari ng lupang tinatayuan niya ng kanyang kubo. Nagtataka kasi ang mga ito kung bakit biglang may nakatayong kubo na sa kanilang lupain. Mabait naman itong si Tatay Jose, pati itong si Monte. Hinahayaan nila si Basilio na tumira sa kanilang lupain. Malayo na din kasi ang lugar na ito sa kanilang bahay at sa kabihasnan. Mas mainam pa nga dahil may balak ang mag-ama na tamnan nila ito ng mga prutas at magandang pagkakataon dahil mababantayan ito ni Basilio habang wala sila
dito sa lugar. Matapos na makapag-usap at magkakilala ang dalawang panig, umuwi na sina Tatay Jose at Monte. Pero sabi ng mga ito na bukas babalik sila dito sa kubo ni Basilio para dalhin ito sa kanilang lugar at maipakilala sa mga kamag-anak nila. Yun ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Malimit na pupunta itong si Monte sa kubo ni Basilio doon sa gilid ng ilog at magkasama ang dalawa sa pangingisda sa ilog at pati na sa pagtatanim ng mga prutas doon sa lugar. Hindi akalain ni Basilio na mapalapit ang kanyang loob sa pamilya ni Tatay Jose. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Dumating na naman ang pagsubok sa buhay ni Basilio at muling masusubukan ang kanyang mga kaalaman. Dahil biglang nagkasakit itong si Tatay Jose at ang ikinabahala nila ang biglaang panghihina at pagbagsak ng katawan ng matanda. Kaya sa gabing yun, pinuntahan na ito ni Basilio. Pagdating niya doon sa lugar, sobrang nakakaawa ang kalagayan ng matanda. Nakahiga ito sa kwarto at payat na payat. Ayon sa kwento nitong si Monte, galing sa kanilang taniman ng mga gulay ang matanda at nakagat daw ito ng isang panike. At sa gabing yun, bigla na lang daw na nilalagnat ang matanda at kinabukasan, hindi na ito makabangon pa. Kapansin-pansin rin ang biglaang pagbagsak ng katawan nito. Kasama sa bahay ni Tatay Jose ang tatlong anak na sina Mila, Monte at Simon at ang asawang si Tina. Napag-alaman din nitong si Basilio na malaki ang naiwang lupain ng mga magulang nitong si Tatay Jose at tatlo lamang sila na maghati-hati sa mga ito. Ang bunsong kapatid na si Manong Agusto at ang ampon na si Manong Umping. Pero kahit na ampon lamang itong si Manong Umping, bilin ng kanilang mga magulang bago mamatay ang mga ito na ang 2 hektarya ng kanilang palayan, ibibigay ito kay Manong Umping. Maayos naman ang pamamahala nila sa malaking lupain na naiwan ng kanilang mga magulang at magkakasundo naman sila. Ilang sandali, mabilis na nilapitan ito ni Basilio. Mahinang mahina na itong si Tatay Jose at halos hindi na ito gumagalaw. Lagi na lang itong nakapikit. Ayon sa kwento ng asawa ng matanda, may kinuha na silang albularyo para tingnan ang kalagayan nitong si Tatay Jose. Ang albularyong si Lolo Anoy na kakilala at kaibigan nitong si Manong Umping. May ibinigay na gamot ang albularyo. May pinalaga ito na mga dahon para inumin ni Tatay Jose. Pero lumipas pa ang 2 araw. Mukhang mas lalong nanghihina ang katawan ng matanda. Pagdampi pa lamang ni Basilio sa pulso ni Tatay Jose, napaigtad agad ang barangan. May mali, hindi ordinaryong sakit ang tumama kay Tatay Jose. Mayroong isang nilalang ang nasa likod nito. Pinuntahan agad ni Basilio si Monte, pati itong si Simon. Kinausap niya ang 2 magkapatid
nagtatanong si Basilio kung may nakaaway ba o nakaalitan itong si Tatay Jose nitong mga nakaraang araw. Tanong ni Monte, "Bakit Basilio? Wala naman kaming naalala na may nakaaway si Tatay o nakasagutan man lamang." "Hindi ordinaryo ang pagkakasakit ni Tatay Jose, Monte. Kinulam ito. Kaya lalong nagtataka at nagulat ang magkapatid. Papanong kinulam ang kanilang ama? Wala naman silang nakaaway na maaaring dahilan para gantihan sila. At ang isa pa, papanong alam ito ni Basilio? Isa ba itong albularyo? At bakit hindi ito alam ni Lolo Anoy nang tingnan ito ng albularyo? Tanong naman nitong si Simon. At bakit mo naman nasabi yan, Basilio, na kinulam ang aming tatay?" Huminga muna ng malalim si Basilio. Wala na siyang pakialam pa kung malalaman ng mga ito ang kanyang mga kaalaman at tunay na pagkatao. Basta mailigtas lamang ang kanyang itinuturing na pangalawang ama. May kinuhang langis itong si Basilio at isang tangkay ng sanga ng punong kahoy ng dakit. Lumapit pa ito sa matanda. Sabi ni Basilio sa magkapatid, "Monte, Simon, kailangan na maagapan agad natin si Tatay Jose dahil nanganganib na ngayon ang kanyang buhay. Lubhang napakalakas ng barang sa kanya. Sabihin niyo agad kay Mila na mag-init ng tubig. At kahit na naguguluhan itong si Monte, dali-daling inutusan nito ang kapatid na babae na mag-init ng tubig. Inutusan din ni Basilio na buksan ang bintana sa kwarto ni Tatay Jose. Pagkatapos, pinahiran ng barangan sa dalang langis ang parte na kinagat ng panike. 3 araw na ang nakaraan. Nasa bandang ibaba ito ng liig ng matanda. Sa tingin nila, para na itong naghihilong. Pero nang mapahiran ito ng langis nitong si Basilio, biglang narinig nila ang palahaw ni Tatay Jose at ang sugat sa liig nito. Unti-unting bumuka at lalo pang nangingitim. At ilang sandali lamang, may nakita silang nagsilabasan na mga uod at mga insekto galing sa sugat ng matanda. Kasabay sa mga ito ang dugo na kulay itim. Sobrang baho ang amoy ng dugong lumabas galing sa sugat nitong si Tatay Jose.